So hi guys, welcome back again to our channel. So this is Sheila, your LeafaHolic Mama. So, andito na naman tayo for another Hoya episode, how to convert my Hoyas into Leca. Ito yung medium nila is from Coco medium and from Lechosapon, I converted them into Leca. Yes, na yung medium nila. So yun guys, if you want to know more about Leca and how I converted them, kung ano yung method at process yung pag transfer ko sa Leca, yes, please keep on watching. So yan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ako pala si Mami Sheila, ang inyong LeafaHolic Mama. Simpleng may bahay na ang paghahalamat at ang paghohoya ay ang siyang libangan. And of course, you're here. Huwag niyo din kalimutang i-like ang video na to. Subscribe sa aking channel. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. And of course, share this after you watch this. So, ayan. Umpisahan na natin. Ano nga ba yung Leca? Ito yung Leca, yung maliliit na clay pebbles. Ayan. Parang binibilog-bilog siya. At tapos sa... sa pagkakalam ko sa nabasa is parang ano siya, microwave para tumigas. Ayan. Ayan siya. So, yan siya guys. O, parang, ano siya, parang, alam mo yung cereal, yung chocolate na bilog-bilog. Yung pagkain ng mga bata. Minsan nga, pag nabibilhan ko yung mga anak ko, pag meron kaming cereal, nakikikain din ako kasi masarap siyang ihalo sa gatas. Pero hindi to guys ha, para talaga sa halaman to. This is a clay pebbles or we call it Leca. So, ayan guys, bakit ko ba kaya kinonvert yung aking mga Hoyas to Leca? Wala lang, arty lang. Joke lang guys. So, ayan, gusto ko lang kasi itry ang different method or different na media para sa aking mga Hoyas kung saan sila mas komportable, pero hindi lahat ng Hoyas ay pwedeng i-convert sa Leca ha? Kasi mas prefer ko pa din yung Coco medium kasi they will grow well at they grow faster sa Coco medium, and then talagang lalo na yung mga endemic Hoyas, yes, okay na sila dun sa Coco medium. But for me, at dahil maarte ako, at madami akong kaitsusan, ayan, at nakikigaya ako kay Blue kasi wala lang. Nainggit ako sa kanya mga Hoyas na naka-Leca, yes, kasi meron siya mga Hoya collection na great selection ng mga Hoyas. Yes, lahat ng rare ang nasa kanya na. And yung inggit ako na sana soon or someday magkaroon din ako ng mga rare Hoyas na sa kanyang collection. So ayan, walang masamang mangarap, 'di ba? So ayan. Ako naman hindi naman ako nagmamadali na magkaroon ng mga Hoyas, ng mga rare Hoyas, lalo na yung mga imported na wala pa sa aking collection. So later on, makakamit natin 'yan in perfect time. So ayan, meron kasi akong dito mga dumating na mga Hoyas na yung iba na purchase ko at ito yung naregalo ko, and then itong Merrily Eye is matagal na siya akin siya, almost 6 months na siyang nakalagay sa Leca, and yun, isang dahon lang yun, tapos natanggal na yung lumang dahon niya. Ito yung kapalit, dalawa. Ayan, ito nasunog kasi ito sa init ng araw. Ayan yung parang may puti dyan kasi nasinagin siya ng araw yung sa area na pinaglagyan ko sa kanya. And then, ayan, after ano, meron na siya. Pero, ayan, sa Lechosapon, ang lapad din naman ng dahon niya. So, at dahil nga, maarte nga ako, ayan, kukonvert ko sila sa Leca. So, walang basagan ng trip, diba? So, ayan, and, yes, arte-arte lang. Tapos nakalagay sa white na pot. Ayan, guys, so, ito yung may, ano siya, may pangsalo. Ayan, may dish plate ang tawag pa dito. Ayun na, ito yung tatlo yung parang panlagay dito sa may butas para hindi siya gumagalaw-galaw. And then, dinagdagan ko na lang din yung butas nitong pot na to. Ayan, para mas mabilis bumaba yung tubig. At pag may tubig dito, ayan,
pasok agad sa ilalim and then yung mga ugat, kahit papano, may masisip-sip silang tubig. So, hindi siya ma-underwater o hindi siya dehydrated. Kasi itong Leca, mabilis siyang matuyo kung hindi mo siya lalagyan ng water sa bottom. So, ayan. So, ito lang, kaya meron siyang ganyan. Pero yung sa loob, hindi ma-ano yan ha. Ito lang talaga. Hanggang dito lang yung tubig niya. Ganun lang siya kadami. So, hindi pwedeng madaming tubig yung Leca. So, ayan. Para iwas na din siya na mabulok at yes, lumambot yung stem. Yun nga. So, yun lang guys. At unang gagawin natin is, syempre nag-order ako sa Shopee. Isang 1 liter, yung isang pack na yon ng Leca ay 49 pesos. So, yung 1 liter na yon ganito siya, malalaki. So, pwede ka mamili yung small or large. Yan. Ito yung sa akin, yung pinili ko yung malalaki. And then, ayan, medyo matagal lang siya. 3 weeks siya bago dumating kasi piniprepare pa at iniipon ng seller na kung maraming umorder and then isahang shipment na lang. So, ayan, nakausap ko naman siya and then very accommodating naman si seller. So, ayan, ilalagay ko lang yung link ng seller ko na itong Leca sa Shopee. Yan. Lalagay ko sa description box yung link ng Shopee account niya. And then, yung kagandahan lang kasi maganda yung pebbles na binigay niya sa akin or ang dami din naman na reviews eh. Kaya yun yung pinili ko although na maraming seller na nagtitinda sa Shopee ng mga Leca. Kasi dati meron ako nabilhan. Medyo ano, ganito lang siya. You know, maliit. And then, meron isa, yung sobrang liit pa talaga, as in, tapos itim. Parang hindi ko siya bet. Ito, meron siya dito, yung sample. Ayan siya, oh. You know, yung maliliit. Yan, i-compare natin. Yan. Ito yung smallest size. Small, tapos yung large. Ganyan siya. Ganyan, oh. So, ayan. Depende na sa inyo kung ano yung prefer nyo. May sizes naman yung Leca. So, ayan. At least, na-try ko na yung itong tatlong sizes. Pero ito, mas nagagandahan ako dito sa mga malalaki. So, may natira pa ako at mag-iisip pa ako kung anong Hoyas ang ilalagay ko dito na i-convert ko sa Leca. So, for now, I have 5 here. Itong Hoya Sweet Scent, Hoya Obovata, Hoya Parasitica Splash, Hoya Merrily Eye, and then Hoya Benito Tani Eye. So, ayan. Yun lang ang gagamitin. Huhugasan muna kasi may mga alikabok siya doon na or yung powdery niya nitong Leca na to. So, kailangan hugasan natin siya na hanggang sa luminaw yung tubig. Ayan, guys. And after that, kung malinis na siya, ayan, tinanggal ko yung ano nito, yung dating medium which is coco. Ayan, tinanggal ko dito sa Benito Tani Eye na Hoya. And then, yung dito sa Merrily Eye is nakalagay. Ang medium niya before is yung Lechosa Pond. So, ayan, carefully lang natanggalin. And then, huhugasan ng maigi hanggang sa mawala yung parang, ano yun doon, yung parang maputik niya or basta yung before na medium para malinis talaga yung roots. Ayan guys, and then, idinip ko siya sa, nakalimutan ko, meron pala akong root hormone, ayan, na-swap ko na, binigay ng ka-swap ko dati sa, dito sa Cavite na since hindi naman daw niya ginagamit. So, binigay niya na sa akin. So, kasama dun sa swap naming halaman. So, yun lang guys. Tinry ko lang. And so far, okay naman siya. At na-try ko sa mga philodendron ko at dati sa Hoya ko na wala talagang roots. So, ayan. Hanggang sa nakalimutan ko na siya, nakalagay lang pala siya sa sulok. So, yun lang guys. Itinry ko, ginamit ko sila dito. Yung growth hormone na yon sa mga Hoyas ko na to. So, ayan guys, at nauna ko na siyang tinransfer itong tatlo. And then, ayan, para mas mabilisan lang. And then, nagpahuli ako itong dalawa para makita nyo kung paano yung process at kung paano ko siya gawin na i-transfer ko yung coco medium and yung lechosa pond into Leca. Thank you.
I-end ang video na to. Happy birthday to Doc Dia Barikwatro. Yes. Marami kaming ako mismo na natututunan sa kanya kasi sa kanyang vlog. At yan, siya guys ang expert pagdating sa Hoya. So ayan, Doc Dia, happy happy birthday. And then sa aking Hoya mate and friend, si Tita Lulu, happy happy birthday po. Kasabay silang birthday ni Doc Dia. So ang birthday nila is August. Yan. Ngayong Tuesday. Ano bang date yan? Lagay ko dito, nakalimutan ko yung date. And yesterday, yung birthday naman ni Angelo Rapiter. Ratipier? Yes. Ayan, lalagay ko lang yung name. So, ayan. Birthday niya din kahapo. And last naman is si Manong Burns Hagunap. So, ayan. Isa din siyang Hoya YouTuber. So, ayan. Marami kayong matutunan sa kanya. So, pa-birthday sa kanya. Subscribe kayo sa kanyang channel. And of course, so yun guys ha. Happy, happy birthday sa inyo. And God bless you more. So yun lang guys. I hope you've learned sa share ko today how I transfer or convert my Hoyas into Leca. So ayan, kung at least may na-learn kayo, nag-enjoy pa kayo. So like this video, share para makapagbigay tayo ng kahit papano konting kaalaman sa ating mga Hoyas at sa mga ating mga kaplantita and plantito. So yan, mga Hoya tito at saka Hoya tita. And of course, yun, subscribe kayo sa aking channel para masubaybayan nyo ako sa aking Hoya journey. So, at saka mga sa plant journey ko kasi before ako magkaroon ng maraming Hoyas, I collected all kinds of plants. So ayan, wala akong pinipili as long as nagustuhan ko siya and nagustuhan niya din yung pangangalaga ko. So yun lang guys, at always remember what works for me, it doesn't mean na mag-work sa inyo. So ayan, may mga marami tayong factor na dapat i-consider. So yun lang guys ha. So again, I hope you enjoy. Take care and thank you and see you next one. Bye!